Mga kalingap, mapagpalang umaga po sa ating lahat. Kumusta? Naway nasa mabuti po kayong kalagayan. San mong dako kayo ng mundo, naroroon. Shout out po sa mga silent viewers ko and especially yung mga bagong nag-subscribe dito sa aking YouTube channel. Yes, pag-uusapan po natin ngayon ang naging conversation ni Kalingap Edu at saka ni Tatay Nestor kung ano nga ba yung mga dapat gawin kay Rina. So, nag-reaction nga po yung isa kong kasamahan na need po talaga ni Rina ng MRI at saka CT scan. Yes naman po, ano, dahil nga po yung health ni Rina ang ating iniisip, no? Ang kapakanan ni Rina ang ating iniisip, ano? Di naman po pwedeng basta-basta umiinom si Rina ng kung ano-ano, kagaya ng soft drinks which is bawal nga po sa kanya, ano? So dito nga po sa video ito yung sinabi po ni Tatay Nestor, ano? So ayun, no, linagyan nga po daw si Rina ng dextrose which is nakakatulong po yan sa kanya at saka inoxygen daw po itong si Rina. Mga kalingap noon, kinabahan po ang buong team kalingap na pumunta kila Rina, no, kasi di po nila mawari kung ano yung dapat gawin at best na ginawa po nila ay itinakbo nga po nila sa hospital kasi mag 2 hours and half ano na po na nagsi-seizure nga po itong si Rina which is kinabahan po sila, ano. So sinabi nga po daw ng doktor na pinasukan ng lamig itong si Rina at saka naka-dextrose siya at naka-oxygen. So pagkita po natin, pagkatapos po naubos nga po yung dextrose, nakita po natin na tila ba'y walang nangyari nga po kay Rina. So ito po yung kinatatakot ng mga nagmamahal at sumusuporta nga po kay Rina, ano, dahil nga baka wala si Lolo Nestor, nagtatrabaho, at saka si Lola Josefina, papaano nga po itong si Rina. So ano nga ba yung mga dapat gawin, no, at dapat iwasan. So alam naman po natin kung ano yung mga pwedeng iwasan. Every time na pumunta si Rina sa tindahan, kailangan may kasama po talaga siya. Ano?